greetings po sa lahat. So, welcome to my channel. And ngayon, meron lang akong i-share sa inyo. My first time coming here in Japan na hindi natuloy. Yung kasi ko ang kumuha sa ticket. Tapos sabi niya, okay na ang visa mo, approve na ang visa mo. So, punta ka na dito. Siyempre, may ticket na. Mukha na siya ng ticket. So, na-prepare na ako. Pagdating ko sa Cebu International Airport, umagang maga ako dun. Tapos sabi, nung nag-check-in ako, sabi niya, ticket po. Pero yung ticket, tapos, connecting flight. Po pala kayo? Siya, upo. Sabi niya, sige, ganito, yung baggage mo, dun muna sa Japan makukuha. Kasi connecting flight mo from Cebu to Manila and then Manila to Japan. So, Japan mo na makukuha yung baggage mo. Sabi niya, tapos yung baggage ko nga, hindi umabot ng 32 kilograms eh. 32 pa yung nag-add pa yung fiancé ko ng 10 kilograms. Kasi baka daw makapagbayad ako kung masubrahan yung timbang. So, ganun sabi niya. Sige po, subigyan na kita ng boarding pass. So, pagdating mo sa Manila, ipakita mo lang to sa immigration. So, ayun. Yung phone ko, naiwan, so mabuti na lang nakita. Tapos, sabi niya, oy, phone mo yata yung naiwan dun. So, yun, binalikan ko. Tapos, pangalawang unnecessary happening, yung delayed ng flight, connecting flight. So, 7 a.m. yung flight ko pa Manila. Tapos, 1 p.m. or 2 p.m. yata yun, yung flight ko pa Japan. So, yun, na-delayed ng 3 hours. So, ganun. Medyo hindi na ako na ano yung pag-isip ko. Marami na akong iniisip. Tapos, nag-fill up ako ng Visit Japan web. Nag-fill up ako ng, meron akong i-travel dun. Kaya yun yung kailangan eh. Tapos yun, busy ako mag-fill up ng Visit Japan web. Kaya, first time kasi. Tapos, dun yung na-okay na yung flight. Pagdating ko sa Manila, sabi ko, saan po immigration? Dun may nag-guide sa akin papunta yung immigration. Dun pagdating ko sa immigration, guys, yun na nga. Pangatlong unnecessary happening. Dun ako pumila sa foreign passport. Dapat nga pala doon sa Philippine passport. Hindi sinasabi ng guard first time ko kaya. Ayun, parang wala na mental block. Yung pag-isip ko, wala na. Tapos, pagpila ko, sabi ng IO, ba't naligaw to ? Sabi niya. So, parang hiya talaga ako. Naligaw to. So, nasa foreign passport ka, so paghintay ka lang dyan, tawagin ka na lang. Tapos, pagdating doon, tanong ng IO, sabi niya, saan punta? Sabi ko, Japan. Sinong nandun? Fiancé. May CFO ka. So, sabi ko, wala. Dun. Ni-hold niya yung boarding pass ko, yung passport ko, ni-hold niya. Tapos, dun. Napunta ko sa second inspection. Tapos, may form dun na fill upan ko. Simula nun, guys. Grabe, kinakabahan na talaga ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Tapos, tumatawag ako sa fiancé. Yung flight ko, alam niyo, 3 hours delay. So, yung flight ko nun, tumawag na yung last taga crew ng Cebu Pacific. Sabi niya, may 5G to 8 po ba dito? Tapos sabi ko, yung flight number ko? Nakalimutan ko. Basta yun, ako po. Sabi niya, hindi ka pa po pala mag-alis na. Hindi pa po, meron pa akong filapan. Ako, to sabi niya, anak ko, iwan ko, ano nang gagawin ko, ganun. Pero alam niyo, nag-pray talaga ako nun eh. Tapos, nung tumawag ako, tumawag niyo yan si ko. Sabi niya, dapat di ngayon, hindi ka dapat nga mag-fill up ng form. Anong gagawin ko? Binigyan nila ako kasi wala akong dokumento. Isa pa, nung nag-interview na yung IO, dami akong blanco. Dami talaga akong pagkakamali dun. Alam ko sa sarili ko na kamali talaga ako. Tapos wala akong dokumento may pakita kasi nandun sa bagahe, yung bagahe ko. Sabi ng crew dun sa Cebu Pacific na,
Japan ko na makuha eh. Wala na ako maipakita. So, ganun guys. Ah, grabe talaga. Ang tindi talaga ng nakaw. Hindi ko na alam gawin ko yun. Naiyak talaga ako eh. Tapos nung daming tanong ng IO, wala akong masagot. As in wala, as in blanco. Yun, guys. Ang ending. Pagtatak. For immigration compliance. Ang tatak ng boarding pass ko. So, yahin. Na-offload talaga ako. Hindi ako nakalipad pa sa panun. Month of June. Kaya yun, yung kinuha ko yung bagahe ko. Tapos, na-offload ko kayo sa upo. Yun. Wala. Nakwits yung ticket ko. Yung ticket ko pa Manila to Japan. Yung connecting flight nga yan. Ang hirap pag connecting flight, guys. Yun. Bihan ko talaga kayo. Hirap pag connecting flight. So, ganun, guys. So, alam ko sarili ko na nagkamali ako. Marami akong pagkakamali. Wala akong dokumento. Wala akong... Kasi nga, binamdala ako. Yung lang, punta ka nito. May visa ka na. Ganun. So, wala, guys. Quits ang Manila to Japan. So, yun. Nahintay na lang ako ng... bagahe ko na maibalik. Maibalik naman yung bagahe ko after 30 minutes daw. So, hintay ko lang. Yun. Nakaiyak. Nakakalungkot. Grabe. Tinding lungkot ko doon na. As in, luha. Lumula talaga yung hirap, guys. As in talaga. Hindi ko alam talaga nung naramdaman ko doon. Yun. Buti na lang yung mga family ko. Tawag, kumusta ka na? Yung fiancé ko, kumusta ka na? Doon. So, wala talaga, guys. As in, quits ang biyahe ko punta sa pan. Kaya, offload. Na-offload talaga ko, honestly. Family ko lang nang nakakaalam nito. Kaya, doon. So, after doon, yung pera ko, unti na lang. So, wala akong magawa eh. Umuwi na lang. Ganun, guys. So, naisip ko, kailangan ko talaga kung itong mga dokumento ko, kailangan ko itong mga, dalhin ko ito palagi. Ako, maraming pagkakamali talaga. So, lesson learned. Lesson learned ko yun. Siguro, inisip ko na lang sa sarili ko na lesson tapos siguro everything happens for a reason, di ba? So, alam naman ni God kung ano talaga yung sa isip ko, yung sa puso ko, ganun. Yung alam niya ko what is the reason behind bakit ganito nangyari sa akin. Umuwi na lang ako. Nag-stay ako sa Manila ng 2 araw yata yun. Or 1 araw yata doon sa Parañaque kasi ng ni Florizie. So yun, umuwi na ako sa Bohol. Sumakaila ako ng Megabus kasi mura lang yung pamasa, hinuha na lang yung airplane ticket eh. Wala nang pera, ubos. Tapos wala, pag-uwi ko doon, wala na. I-3 months lang yung validity ng visa. Kailangan ko na talagang makapunta doon. So, tapos after doon, guys, nako. Ni-work ko yung mga dokumento ko. Ganun. And then, pagkatapos, wala. Walang. So, yun. Yun na nga yung nangyari sa akin. As in, lesson learned talaga. So, yun yung first attempt ko na na-offload talaga ako. So, ang sakit. Sakit sa feeling na ganun ang mangyari. So, wala na tayong magagawa. Tapos na yun. Hanggang dito lang ako sa pag-share sa akin ng experience ko nung na-offload ako. Yun guys, sana may makuha kayo na lesson nito. So, sa next video ko po, yung pangalawang attempt ko na mapuntang Japan. Okay po, so... Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you everyone and God bless.